Kamusta mga tol? Miami Heat, nagkakaanghit na ako sa init ngayon lang niya. Dumaan sa play-in, pinabagsak ang top seed Bucks, pinabagsak din ang top 5 na Knicks. Bakit ba parang ang lakas ng Heat ngayong playoffs? No? Ano bang sikreto nila? E tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Yahoo! Yung head coach nila, si Coach Po, no? Kababata ko yan mga tol ha. Ako pa nagturo dati niya paano mag-coach eh. First time nila, si Jimmy Santos, si Mahal, si Mam Aquino Bayo, si Biba Max Truss, at si Vincent Nakakapi ni Eugene. Tapos yung mga pamalit naman nila, si Lowry na malaki yung puwet. Martin Rivera, si Online Seller, si Arjo, at yung mga ibang hindi masyado ginagamit, si Will Smith, si Joe Big, si Urch7, at si Tatang Haslem. Take note na injured si na superhero at si Olodipo ha. Tapos syempre, Miami Heat mga tol, no? Unang-unang papasok sa isip mo, si Jimmy Santos syempre, dak-dak! Eto kasi si Jimmy Santos, siya ang puso ng Miami Heat ngayon eh. Ano, tinan nyo, reverse! Tinan nyo, parang siya yung nagpo-point guard, no? Siya talaga yung nagdi-direct ng mga play, di ba? At kung napapansin nyo, ang tigas talaga gumalaw niya na eh, no? So may mga pagkakataon talaga na ganyan, no? Isolation ng Heat kay Jimmy Santos, normal lang naman yan eh. Bibigay lang nila sa kanya yung bola, tapos clear out na yung iba, bahala si Jimmy Santos dyan. Naku, walang kalaban-laban yung depensa, oh! At dyan, malakas yan sa mga salaksang mga tol, no? Ang lakas kasi talaga ng katawan yan, eh. Pero meron din yung tira sa 3 points, ha? 36.1% yan ngayon playoffs. Kahit sa mga ganyan, mga tol, sa mga catch and shoot, titira talaga yan ng ganyan sa perimeter. Siya ang primary scorer ng Heat, ha? Tandaan nyo, mga tol, yung play, tinan nyo, oh. Screen sa wing, tapos pasa kay Jimmy Santos sa baseline, tinira na, di ba? Kaya, tinan nyo, ito, parehas lang talaga to, eh, oh. Screen sa wing, tapos, eh, no, pinasa naman kay Jimmy Santos sa baseline, titira talaga yan dyan. So dahil nga magaling ito si Jimmy Santos, ang depensa kanya kadalasan ganyan. Tatlong tao pa nga minsan eh. Kaya naman sa Heat, ang assist leader nila si Jimmy Santos din eh no? 5.4 assists per game. Ang depensa makikita mo talaga ganyan mga tolo, naaakit talaga palagi sa kapugian ni Jimmy Santos. Ganyan talaga, tingnan nyo oh. Malilibre ngayon yung iba niya kakampi, eh marunong naman mamasa yun eh oh. Patay ka dyan. Kaya pa, tingnan yung depensa kanya sa loob oh. Double team na. Pero tingnan nyo rin yung pasa niya, ang ganda. Open open si Martin Rivera, be my lady. Patay ka dyan. Kaya pati ninyo na naman depensa kay Jimmy Santos, oh. Normal talaga yan mga tol, ha. Ang nasa isip kasi ng ibang teams, hindi bali ng iba na lang tumira, wag lang si Jimmy Santos talaga eh. Yun ang napaka-underrated naman kay Jimmy Santos. Yung ganyan depensa, sanay talaga siya sa ganyan eh. Open tuloy si Mahal, patay ka dyan. Napakagaling niyang humanap ng mga open teammates kapag dinodouble team na siya eh, no. Eh no, tinan nyo, open na naman yan, no. Patay ka rin dyan. Ang kadalasan kasi nakikita ng mga tao eh yung talagang scoring ni Jimmy Santos. Magaling umiscore eh, no. Binubuhat pa nga yung hits sa scoring sa playoffs eh. Na kahit pag ganyan, tinan nyo, oh, may dumadating palagi na double team. 31.1 points per game pa rin niya ngayong playoffs eh. Kaya pa sa atin ninyo, oh, skip sa loob, diba? Ano mo skip? Walang masikip kay Jimmy Santos. Ititigas lang niya yan, tapos lalagyan na pampadulas. Ayun, pasok na. Ang hindi masyadong napapansin, mga tol, no? Eh yung napakarami talagang double team na dumarating sa kanya. Yan, tinan nyo, nice pass naman, oh, dak-dak! Eto mga tol, no? Nung regular season, 5.3 assists per game si Jimmy Santos. Pero ha, 1.6 turnovers per game lang, 1.6 lang eh. So that's a very high 3.3 assist turnover ratio. Mataas talaga yun ha. Eh kasi madalas siya yung may hawak ng bola, no? Kasi nga siya yung number one option ng Heat eh. Tapos may double team pa, kaya triple team pa nga minsan eh, no? Eh di madalas kapag ganun dapat mag-turnover siya eh. Pero ibahin niya si Jimmy Santos, hindi ganun. Nice pass, dak-dak! Eh kasi mga tol, hindi pilit, hindi talaga pinipilit eh. Maingat talaga siya, kita nyo oh. Ayan, kinikaw tuloy kay Martin Rivera, may daan tuloy papunta sa ring, dak-dak! Tapos ang kadalasang ka-pick and roll naman niya, eto si Mam Aquino Bayo. And I think, eto yung pinaka-dangerous na play ng Heat eh. Kasi matik yan mga tol, kailangan talaga tutulong palagi yung sentro kay Jimmy Santos eh, no? Tapos kapag ganyan, malilibre nga si Mam Aquino Bayo. Kaya mangyayari, merong ibang tutulong. Yan ang normal na defense dyan mga tol ha. Pero may ibang shooters din naman yung Heat. Ayan, si Biba Max Truss, 36.9% siya sa 3 points, patay ka dyan. At yung screen ni Mam Aquino Bayo mga tol, no, solid talaga eh. So ayan na naman si Robin sa supermarket kay Jimmy Santos na naman. Mahihirapan kay Jimmy Santos. Yan, ayan na nga, may kasama pang foul. O yan pa uli, pick and roll, double team na naman kay Jimmy Santos. Merong ibang kumuha kay Mam Aquino Bayo, pero naipasa pa rin, jumper naman, patay ka dyan. At yan naman tayo ngayon kay Mam Aquino Bayo mga tol, no. Kadalasan, nasa pick and roll yan na ganyan, sinalaksak, tak-tak. Para sa akin mga tol, no, ang perfect na pwesto talaga ni Mam Aquino Bayo, 4 talaga yan, di sentro eh. Pero dahil nga sentro siya dito sa Heat, ayan naman ang advantage siya ngayon, dak-dak! Take note mga tol ha, 6'9 lang to, undersize si sentro talaga to eh. Pero yun pa actually nagiging advantage siya sa offense eh, no? At pinapaposti pa nila yan ha, ayan pinawers pa nga oh, binato na, pumasok pa. O yan pa, ang laki ng bantay eh oh, undersize nga kasi siya eh. Pero tinirahan lang si Robin sa supermarket, nice naman! Pag ganyan mga tol, mas maliit naman yung bantay. Si Julius Randle de Ocampo naman ay mas kaya na niya kapag ganyan eh. At dahil kadalasan nasa pick and roll nga siya, nagkakaroon naman ng switch. Ang gagawin niya, papostihan niya. Mas maliit yan, ayan na nga oh, dak-dak.
Ayan pa, nagka-switch. Si Joshart Evangelista yung bantay sa poste. Yan ang gusto ko talaga pag ganyan, no? Pinaparusahan niya malilit sa poste. Dak-dak! Siyempre, minsan, meron din double team tulad niyan. Pwede naman niyang i-kick out sa mga shooters na ganyan sa labas. Bima Maxo, Sport 3, patay ka rin dyan. O yan pa, tinan niyo, poste na naman sa mas maliit. Double team na naman. Naku, libre si Arjo, shooter yan. Patay mo yan, tol. Para kay main, patay ka dyan. Yung advantage naman niya, kapag mas malaki yung katapat niyang sentro, eh syempre, mas mabilis siya dyan, tsaka marunong siya mag-dribble. Kaya kita niyo, tinan niyo, isolation, no? Galing sa labas. Message talaga yan, dapat galing sa labas. Yan ang advantage niya. Kadalasan, mas malaki sa kanya yung mga sentro na kalaban. Pero mas mabagal naman, kaya nakakashoot siya ng ganyan. At sa mga pick and roll, yan mga tol, yung ganyan, no? Short jumpers, tandaan niyo yan, ha? Short jumpers lang, ha? Hanggang dyan lang sa may free throw lang, 44% siya sa ganyan kalayo, around league average naman yun. O yan pa, tinan nyo, simple lang talaga, oh. Pass na naman sa kanya doon, tira na naman siya doon, pasok na naman. Pero kung ako ang coach ng kalaban ng Heat, mga tol, yan na yun, yan na. Papatirahan ko talaga palagi yan dyan kasi hindi yan ganun kakonsistent dyan, eh. Kesa yung ganyan, mapapasa siya, tapos doon makakalayup, eh naku, doon na lang sa jumper, diba? Tapos yung kasama nila sa first five, si Mahal. Eto ang ganda na pick up nila dito, no? Eh kasi, meron pa rin naman tira si Mahal sa 3 points. Veterano pa. Isipin nyo yan, mga tol, ha? Pababa na talaga ang laro ni Mahal, eh, no? Pero may ibubuga pa talaga yan. Tinapon lang ng Cavs, pinulot bigla na Miami Heat, eh. Importante kasi na yung kasama ni Bam Aquino ba yung sa loob, merong tira sa 3 points. Eh si Mahal, oh, para may spacing. Tsaka syempre, andyan yung mga outlet pass. Importante yan sa Heat, mga tol. Naman maya, malalaman nyo kung bakit, eh. Tsaka rebounding din. Although ngayon, bumaba talaga yung average sa rebounding. Solid pa rin naman sa backstop, tsaka rebound, eh. Tsaka yung ganyan, mga outlet pass na ganyan, libre tuloy. Dak-dak! Tapos syempre, andyan din si Bima Maxtrus, no? Na wala nang ginawa kundi tumira ng ano, eh, ng 3 points. Kadalasan, catch and shoot, mga tol, nasa 3 points. Magaling naman yan dyan, eh. 36.9% sa 3 points, 6 attempts per game, ha? So talagang yan yung role niya. May sense naman yan kasi nga, mga tol, no, ang kasama niya sa loob, si Jimmy Santos, madalas idodouble team yun, eh. So syempre, kailangan may kasama siya mga shooters na ganyan. Tulad niya, tingnan niya, oh, nakatingin ng depensa ka Jimmy Santos. Biglang flares kini ka Bima Maxtrus. Eh di open yan, patay ka dyan. O yung pasit, tingnan niya, oh, catch and shoot lang. Tinira na, patay na rin yan. Tapos yung isa pa, etong si Vincent na kaibigan ni Eugene, siya naman yung starting point guard nila. Outside score din to, mga tol, no? Pero ang strength talaga nito, mid-range talaga, eh. Yung mga drop defense na ganyan, totas yan. Titirahan talaga yan ni Vincent sa mid-range, patay ka dyan. O, ito, tingnan nyo itong play na to, ha? Pick and roll. Umangat ang sentro kasi, shooter si Bima Maxtrus, diba? Naipass to Luis Rolim, Mamakino ba yun? Post natin, tingnan nyo, oh. Kaya kita nyo, oh. May sense naman talaga, diba? Merong shooter sa labas. Ando si Mahal, tsaka si Vincent na tropa ni Eugene. Ando si Jimmy Santos sa ilalim. So, may balance talaga yung lineup ng Heat, mga tol, no? Ayan si Vincent, Black Dragon Technique, patay ka dyan! Tapos yung mga pamalit nila, si Arjo. Buti naman ginagamit na uli nila ngayon si Arjo, mga tol, no? Nawala to sa rotation, eh. Para kay main, patay ka dyan. Sa buong Miami Heat roster, mga tol, ha? Eto na, eh. Siya na yung pinaka-shooter sa 3 points, eh. Talagang shooter yan, eh. Para kay main, patay na naman. 42.6% sa 3 points sa playoffs, ha? 5.5 attempts per game. Ma-shooter pa yun kay Game 6 Clay Baldug, eh, no? Para kay main, patay na naman. Nawala sa rotation yan dati, mga tol, dahil nga mahina raw dumipense, eh. Pero shooter naman talaga yan, eh. Para kay main, todas na naman. Tapos andyan din si Martin Rivera, mga tol, no? 38.6% sa 3 points, mataas din, eh, no? So kahit magpalitan ng tao, actually, maraming mga shooters ng Heat na pwedeng isabay kay Jimmy Santos. Actually, parang stretch 4 yung nilalaro to sa Heat, eh, no? Parehas sila ng role ni Mahal. At pagkatapos, andyan din si Lowry na malaki yung puwet. Pababa na yung laro nito, mga tol, pero magulang pa rin talaga, eh, no? Kailangan ng ganyan sa isang team talaga. Yung mga parang leader na player, tapos ayan, veterans bubo. At gusto ko yung ginawa talaga ng Heat, nilagay siya sa second five kasi sa second five, kailangan na magiging leader doon, eh. So mas bagay siya doon. Tapos eto pa, tropa not ko to, eh. Si online seller, backup center naman nila to. Ito naman, basic lang din to, mga tol, no? Taga screen lang, taga roll lang. Pero maganda talaga yung pick up nila dito kasi nagmamatch yung skills niya sa style ng Heat. Nothing fancy, basic lang. Po, social, nothing fancy. Tapos yung mga play naman nila, kadalasan staggered screen lang talaga, eh, no? Tapos dyan na sila didiscarte, patay ka dyan. Yung set ng players kasi nila, mga tol, no? Bagay naman talaga yan sa mga ganyang plays. Simple lang na merong spacing. Tsaka bagay yung mga play na ganyan kay Jimmy Santos kasi konting advantage lang, yari na kay Jimmy Santos yan. So kapag dumaan siya sa staggered screen na ganyan, magkakaroon niya ng konting distansya sa tao niya, eh yari niya kay Jimmy Santos kapag ganyan. Kumbaga, mga tol, no? Wala kang makikita no parang sa Warriors kung saan dumadaan yung mga players. Dito, basic plays lang talaga yung ginagawa nila, eh. Pero dahil maganda yung balance ng team nila, may mga ball handlers, tapos may mga spot-up shooters, nag-work tuloy yung ganyan mga plays. Eh kasi, mga tol, eto yung importante sa Heat. Walang buhaya kahit isa. At hindi talaga ng ball movement nila, eh. I mean, si Jimmy Santos, siya may option, diba? Pero once magka-double team tsaka ipasa niya, ang bilis talaga ng ikot ng ball. At tingnan nyo, patay ka dyan. O yan, tingnan nyo, ang sikip sa ilalim, diba? Tingnan nyo, pasahan nila. At tingnan nyo yung depensa, taghabol talaga palagi yung depensa, eh. Eh kasi nga, walang buhaka, walang swimming pool, eh.
Kaya yung ikot nila ng bola, ang bilis talaga ng pasahan eh. Kahit yung mga big man nila, marunong pumasa. Yan, tinan nyo, nice pass, mahal. O yan, tinan nyo, panira na talaga yan. Ipinasa pa, panira na rin yan. Ipinasa pa rin. Open 3 si Bizet, black dragon technique, patay ka dyan. Nakakatawa kaya announcer dito, mga tol. Palagi nyo sinasabi, extra pass, another extra pass. Puro extra pass maririnig mo eh. Eh kasi talagang magaling yung teamwork nila. May balansi pa yung pasahan nila, lahat nakakahawak talaga eh. Kumbaga, walang priority sa pasahan, no? Sa Warriors, di ba makikita mo doon yung play, ini-screen na talaga sa Chicken Terry, di ba? Dito sa Heat, hindi ganun eh. Wala kang makikita na priority. Kung sino yung libre, dumipasa, tak-tak! Lahat threat umatake, lahat threat umasa. Yun talaga yung maganda eh, no? Lalo na sa fast break, makikita mo talaga ang ganda ng pasahan ng Heat. Solid-solid talaga eh. Kasi kahit sino talaga eh. Kahit sino pwede magdala ng bola. Kahit mga big man, pwede magdala pumasa. Kaya ang ganda talaga ng pasahan. Pero ito mga tol, tingnan nyo mabuti ito ha. Ang Miami Heat, pang 28 lang sila sa fast break points per game. Pang 24 lang sila sa points in the paint. Pang 17 lang sila sa 3 points made. Pang 30 sa field goals made. Pang 26 sa field goal percentage. Pang 19 sa free throw attempts. Pang 27 sa rebounds. At pang 25 sa assists. Ang labo talaga eh, no? Nasa dulo sila palagi eh, no? Pero kasi, eto talaga yung kailangan nyo malaman. Pang third naman sila sa fouls given. Pang third din sila sa free throws allowed. Pang third din sila sa second chance points allowed. Pang fourth sila sa fast break points allowed. Pang second sila sa points in the paint allowed. Wala pa sila shot blocker niya na. Pang anim sila sa steals at pang nine sila sa defensive rating. So anong napasin nyo doon mga tol, no? Yung mga una natin binanggit na team stats, pang skills talaga yun eh. 3 points, field goals, and karamihan about sa scoring. Pero ito mga huli natin binanggit, na yung mga fouls, free throws allowed, fast break allowed, second chance point allowed, etc. etc. Yan yung mga stats na about discipline talaga at sipag eh, no? Ang Miami Heat mga tol, walang shot blocker. Si Bam Aquino ba yo? 1 block per game lang yan eh. Hindi talaga katatakutan sa loob yan eh. Pero bakit second sa points in the paint allowed ang Miami Heat? Kahit na wala sila shot blocker. Bakit third sila sa fewest fouls given, pati sa free throws allowed? Nagigas nyo ba yung gusto ko sabihin mga tol? Eh kasi no, etong Miami Heat defense is all about discipline. Ang depensa nila, about team defense na mayroong disiplina. Ano pagkakaiba niyan? Ang Warriors mga tol, no? Ang dami nilang binibigay na free throw sa kalaban nila. Kaya pang 28 sila sa pinakamaraming fouls kada laro. Team defense yung Warriors ha? Pero yung disiplina nila sa depensa, doon sila mahina eh. Sundot sila ng sundot, palo sila ng palo. Tapos magre-reklamo sila, maraming free throw yung kalaban nila. Ganon sila eh, no? Pero hindi ganon ang Heat. Ang Heat, team defense din sila, pero malaking pagkakaiba talaga eh. Honest defense kasi sila eh. So kung papasin nyo mga tol, no, ang mga players ng Heat, talaga minsan hindi mo kilala talaga eh, no? Si Nabiba Max Truss, si Vincent na tropa ni Eugene, si Martin Rivera, si Arjo, si Will Smith, tsaka si Yurtz Seven, tsaka kahit yung si Tatang Haslem, ano yung common sa kanilang lahat? Puro undrafted na players yan mga tol, undrafted. Pero eh, tingnan nyo oh, naglalaro sa Miami Heat. Bakit ganyan? Eh kasi sa tingin ko mga tol, no, ang pinaka-importante talaga sa Miami Heat organization eh yung karakter ng isang player eh. Yung mga players nila, kung mapapansin nyo, puro palaban, puro masisipag, lahat matitigas, lahat talaga lumalaban eh. Kaya kahit na mas mababa pa yung skills nila kaysa sa mga ibang players na ibang teams, pero ang sisipag naman tsaka sumusunod lahat sa sistema ni Coach po eh. Kumbaga mga tol, no, yung roster na yan ng Heat, kahit sino pa yung ipasok mo dyan sa court, expect mo hindi magbabago yung laro nila eh. So yun mga tol, no, ito lang talaga masasabi ko rito eh. Kung ako isang NBA player na nagsisimula pa lang at hindi ako kagalingan, gugustuhin ko maglaro sa Miami Heat syempre. Kasi dito, lahat binibigyan ng chance at ang galing talaga nila mag-develop ng players eh. Kung naalala nyo mga tol, no, si Whiteside galing sa Heat. Ang galing sa Heat, pag alis ng Heat, ang pahon eh. At yan yung sikreto ng Miami Heat na sinasabi ko mga tol, no. Kasi mula sa mga leaders nila, hanggang sa mga coaches nila, hanggang sa mga players nila, lahat top class yung karakter eh. Wala akong masabing pangit na, lang yan naman to, sobrang buhaya, lang yan naman to, tatamad-tamad dumipensa. Wala kahit isa eh. Lahat todo effort, lahat 101% binibigay kada laro eh, no? So ito mga tol, no, laglag na yung mga teams ko sa playoffs. Wolves tsaka Cubs, laglag pareho eh. So ito na lang i-cheer kong team ngayon, Miami Heat na lang. Hindi dahil isa akong fan ng Heat ha, kundi dahil hanga talaga ako sa disiplina nila. Saka syempre, ako yung nagturo kay Coach po, kaya syempre, susuportahan ko talaga yan. Huwag na pang himagas, maglagay yung mga hater ng, meron bang hater tong Heat? Parang wala.